sokong kapal. Ah, yang offshore, yang dulu-dulu, dalam-dalam bila mengusul dan perenang dan istri kuat dan kaisis yang sentablo, bisa menarik serapan sokong kapal dan hati mempendam. Tapi berlumpur itu, intention dan usul ke papa, para sokong itu, ada intention dan usul ke papa, matutunan ang paraan ng pagtuklas sa kalooban ng Diyos na makita ng simbahan ang maligtig na pangangailangan na matutunan ng mga individual at komunidad ang paraan ng pagtuklas sa kalooban ng Diyos. Hindi na intensyon ng Santo Papa upang tayo ay magabayan na makita ang kalooban ng Diyos para makabayan tayo kung ito bang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. Dito doon sa Romanos na huwag natin kalimutan na yung intensyon ng Santo Papa na palagi natin isama sa ating panalangin kasi every month may kanya-kanya tayong intensyon ng Santo Papa. At yun ay tungkulin ang apostolado ng panalangin na ipagdasali ang intensyon ng Santo Papa. Kahit na napakarami natin intensyon, hindi pwede makalimutan natin ang intensyon ng Santo Papa na magsama natin everyday sa ating panalangin. So yun ang maliwagan na kalooban ng Diyos para sa buwan na ito. Pero sana hindi lang sa buwan na ito, maging paano ng ating pagkili, maliwagan, magbabayan tayo na malaman ang kalooban ng Diyos. At ito ang pagiging karapat dapat tayo tumalang pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa kapagayon ng Diyos at sa iyo ang mga kapatid na lumalang ng kasalat sa isip, sa lita, sa gawa. At sa aking pagkulang, kaya sinasama ko sa mga kapatid ng Maria sa lahat ng mga angel at mga banal. At sa iyo ang mga kapatid, ako ay kanalangin sa Panginoon ng Diyos. Awa tayo ang mga pagkulang ng Diyos, patawa sa mga kasalanan at pagpupayag tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming mapapangyarihan, kami tumulong sa iyong dakilang pag-ibig ngayon ang araw ng kaligtasan ay parating ang parating upang sa pagdiriwang ng pag-abuhay ng ilalong sinigasin sa pamamitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sakay sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi ko ang mamuhay sila ayon sa ipinagugutos ko at sila'y mapapatutok. Ngunit hindi sila tumatalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maitigan at lubusang nagpakasama. Sa halip na magpakabuti,
Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmaligas kayo at masalod pa ang gawain nyo kaysa ginawa ng iyong mga hindi. Jeremias, sasabihin mo ang lahat na ito sa kanila. Subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon. Kanilang Diyos at ayaw itinig ang kanilang handa. Naglalaw sa kanila ang sakturanan at di man lamang nababangkit ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sumayo ang Panginoon. At sumayin ang mauling balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mabuti sa iyo, Panginoon. Noong parang pinalayas na Jesus ang isang demonyo, sa ngin ng pagkabiti ng isang lalaki, ito'y nakapagsalita ang muli na mula noon. Nang ilalas sa mga tao ay may ilan sa kanila na nagsabi, si Belzebub na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. May iba namang naamis siyang sumugit, kaya nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala ka ng Diyos ang sumasagot. Ngunit pati ni Jesus ang kanilang inisip, kaya sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahiyang nahati sa pagkabilang pangkat at mawawas ang mga pahayon. Kung makikipagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano ka natin ang kanyang kaharian? Sinasabi na magpapalayo sa mga demonyo. Sa mga binigyan ako ni Belzebub ng kapangyarihan ito, kung ako'y nagpapalayo sa mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebub, sino naman na ang bigay ng kapangyarihan sa inyong mga nasunod na makapagawaran kayo, sila na rin ang nagpapatuhay na mali-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalaya sa pag-imonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, na ulitang tumating na sa inyo ang pag-ahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasagataan ay nagpapantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang kaligayan. Ngunit kung sa lakawin siya ang talunin ng isang taong higit na malakas, sasang-sangin ito ang mga sagatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang kaligayan ng ginagawa. Ang hindi parang sa amin ay laban sa amin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ibon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuloy na natin ang Panginoon, Jesus Cristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pinagpala kayo ng Diyos. Nainiwala ba kayo na pinagpala kayo ng Diyos? Sa saka, tayo na rin ito ngayong nagpupuri sa Diyos. Mabahag niyo po na kung saan, sa luha ay huwag mo na lang hindi masyado mag-ilig kayo. Pagamang ang aking po matubong ating simbahan, ang simbahan ng parokya ni Kulisan Martin, ay nais na po natin na takpan ng taas sapagkat tumatagos ang init, no? Na sa mga salamin hindi lang tumatagos, no? Na tumutuloy pa, no? Kasi gawa ng salamin, no? Kaya naisin natin mga kapigyan ng pansin niya kailangan sa luma. Naiinip mo ngayong hapon na ito, hindi masyado mainit. Hindi katulad po ng mga nakalipas na mga araw. Medyo kanina ay paambon-ambon na ng konti. Pero bahagi nga kung saan ay huwag natin kalimutan yung nakangigit na pagkapala ng Diyos ay ayun. Sabi nga po natin ay katulad na ipinagdarasal namin ngayong buwan na ito bilang mga kusulat ng panalangin sa intensyon ng Santo Papa
binabinabanggit ng intensyon ng Santo Papa. Pero dapat sa kasalanan ng panalangin, dapat alam natin kung ano ang intensyon ng Santo Papa. Every man. Bakit? Kasi nasa inyong buklit yan. Kasama sa inyong buklit yan. Every month, nakalagay nila ng intention ng Santo Papa. Para daw, hindi lang pala puti. No? Hindi lang pala puti. Kaya dapat, maging aware tayo. No? Pagka nasa ulo na lang po yung pagbabasa ng apostolado ng panalangin. Yes, sa ulo ninyo, maaari ng panalangin ng apostolado ng panalangin. Pero yung intention ng Santo Papa, nagpapaligyan. Nagpapaligyan every month. Every month. Kung sakali mo naman, mawala ninyo yung inyong buklet. Patat mayroon mo ng ordo. Alam niyo ba yung ordo? Nasa ordo niya. Every month. Kung nila titignan sa simula. Tinignan mo doon sa unang araw ng March, tapos doon, nakalagay ka agad doon ang intention ng Santo Papa. Isa po yung intention na yan na ginagamit ko ninyo, no? At yung nakalagay sa ordo. Kaya, wag mo namin kalimutan niya. At, nagtatanggapan ko, ang nakalagay niyo sa ordo ng pinagirin, na tayo'y magbabayan, napalaman ang kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Hindi mo madaling malaman kung isa ng kalooban ng Diyos. Bakit hindi madaling na malaman kung alin ang kalooban ng Diyos? Kasi kung isa, ginagawa natin ay ang inilagay namin na ito yung kalooban ng Diyos at ito yung gusto ko. No? Pinagpumisan yung panahon natin. No? Kung tawagin nga po natin kayo ay selective. Ito siguro yung kalooban ng Diyos at ito lang yung gusto ko. Ay, iba yung pwede mong gusto niya, hindi yung kalooban ng Diyos. Ibig ka sa lahat ng lahat, pinakalala natin, malaman natin yung kalooban ng Diyos. Pinakalala, ano ba natin yung kalooban ng Diyos? Maliban doon sa kung ano yung kalooban ko, kung ano yung gusto ko. Dapat, masala natin kung ano ito ba talaga yung kalooban ng Diyos. Kung isa mo kasi ay nagpapasamantahan tayo, kung minsan na iniisip na siguro ito yung kalooban ng Diyos kasi ito yung gusto ko. Pero minsan ganita hindi ito yung kalooban ng Diyos. Ito lang yung gusto ko. Kasi kung minsan yung kalooban ng Diyos talaga kamalit na lang ang gusto natin. Kaya maliwanag sa akin, ito ba talaga yung kalooban ng Diyos? Sabi na natin, hindi madali na malaman ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo magdarasa. Kasi sabi ng apostolado ng panalangin, dapat masalatani yung kalooban ng Diyos. Kasi nagdarasal tayo. Ang gawain natin ng manalangin. At ano yung pananalangin? Ang pakipag-usap sa Diyos. Kaya napakalaga yung elemento ng pakipag-usap ng Diyos. Versus sa kausap ko lang ng Diyos. Ako lang
7,000 na kapsi. Ngayon, maging
na ang ating pananampalataya, hindi lang basta pananampalataya, magkasang pananampalataya, informed faith. Informed faith. Resurrection. Que é por isso que
isang kanilang ordinate. Kasi yung passion of Christ, hindi ba yun? Dito sa ating ordinate yun. So, yun ang point is. Ang isa na nangyari, kung may panahon ng ilang Christ, mayroon tayong pinatawag na three pillars of men. Ano yung tatlong maligid ng Christ na? Prayer, panalangin, ano pa? Fasting and thanksgiving. No? Meron ba, di ba, may fasting tayo? May fasting tayo. Tuwing na tayo para malaman natin yung kanyang kalooban, ang pinakailangan natin,
kinakailangan natin na malawak na kaalaman tungkol sa pananampalataya. Kaya kung hindi ito na magiging malawak ng ating kaalaman, ay edi yung inyong mga anak, yung inyong mga apo, no? Ay hindi rin natin panaturuan ng tapa. Kaya no? Kung wala ang mga ng kalimutan, no? Na ako na yung pinakaayon ng pumunta para matugunan natin yung ulit na tayo ay pati kay Kristo, kinakailangan ng ating pananampalataya ay isang pananampalataya mula sa alam sa turo ng ating Panginoon sa Kristo at sa turo ng simbahan. At ayaw mo na pagkasalamat sa patuloy namin pagpapalalim ng ating pananampalataya. At ako po ay hindi yung makita natin, lalo na ang kayong itong buwang nito para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Kaya, anong mga sangkat na pinakailangan natin? Kung kaya pa natin magbasa, magbasa tayo. Makinig tayo ng maliki tungkol sa ating pananampalataya. Hindi lang ako kukusin sa humihila, maging sa radyo, sa Radio Veritas. Bahagi ko naman sa ay madagdagan ng aming kaalaman. Yung maging mabas tayo sa patuloy ng pag-inilay at maging mulan tayo sa mas lawak ng pag-aaral ng ating pananampalataya na ipinahalag sa atin ang ating Panginoon sa Diyos. At masasabi natin, may panig kay Kristo. Maliwan ang maging panig kay Kristo. At naiintindihan ko yung hamon na pinapahayo ko mga banalin na malaman ko ang kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban. Of course, hindi naman tayo Diyos. We cannot know everything. Pero ang ano lang natin ay rin, do not stop learning our faith. Hindi ko pwede yung sabihin na pagkakanda ako. No? Hindi. Hindi ko pwede yung sabihin natin na matanda ako. Bahagi lang ang pag-iwas natin na ibalik. Bakit? Yung panampalataya mo pala, tumigil na kasi matanda ka na. Hindi. Dapat lang maging nagawalan na ay, kahit na matanda na ako. Tinutulungan ako ng aking pananampalataya. At sana rin ko ay maging maliwanag sa atin. Kaya kung hindi na ng aking matanda, ginagawalan tayo at dato tayo pinapalali ng ating pananampalataya. We must remember that our faith does not diminish our persons, even at the age at the old age. Huwag natin kalimutan ng ating pananampalataya ay bumabawas sa ating kakayanan na lumago sa ating kaalaman tungkol sa Diyos. Bagkos rin, kahit na sa ina ng ating katandaan, ito ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Pero kumisan din ba? Isang gamot to, no? Alam niyo yung dementia? O yung Alzheimer's, alam niyo Alzheimer's? Masalam yung Alzheimer's, no? Kaysa sa dementia. Yung isang-isang kasi sa Alzheimer's, anong sabi ka rin sa Alzheimer's, ha? Mababawasan yung Alzheimer's na pagano. You have to learn something new. Kinakailangan meron kang matutunan bago. Kaya kumisang tayo nagkakasabi. Kasi pati, ayaw natin ang matutunan bago. No? Hindi. Yung pananampalataya natin, dapat natin makamimutan na tayo tinuturuan ng ating pananampalataya na matutunan bago. Ano yung bago? Yung kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos sa atin ngayon? Dapat sinusuri natin yung ating sarili.
At isa rin mga iwan na pinakalaw sa mga Jerusalem na huwag natin kalimutan at huwag natin isipin na kasi matagkala tayo.